kaibigan si Sarah Jane, and the famous Sarah Jane na lagi nating nababasa sa dyaryo. Sa ngayon, HIV positive ka pa lang. Sarah, hindi ka pa full-blown, pero once na naging full-blown ka na, let's face it na rin ang katotohanan, malapit ka na sa ending. Ito ba yung napaghahandaan mo na? Opo, matagal ko na pong napaghahandaan to. Siyempre, lahat naman ng tayo mamamatay, di ba? Anumang oras na kunin tayo ng Panginoon, anumang oras, minuto, o araw, kukunin niya tayo dahil siya lang ang nakakaalam sa buhay natin. At kung halimbawa may magic power ka na bago ka mamahalam, ay meron kang isang wish na gusto mong matupad. Ano ang gusto mong wish, Sarah? Ang pinakang gusto ko na sana, pagbigyan niya pa ako ng isang pang pagkakataon na mabuhay sa mundo. At ako'y magbabagong buhay na para sa magiging kinabukasan ng anak ko. May mga persons with AIDS daw na galit sa mundo, galit sa Diyos, galit sa sarili. Dumaan ka rin ba sa stage na gusto mong awayin ng lahat? Nalaman mo? Lahat yan at hindi naranasan ko. Lahat, wala akong kinikilala. Ultimo sarili ko, kinamuhihan ko. Pero sa ngayon, nung na-counseling na ako at na pagsabihan na ako, tanggap ko na rin yung nangyari sa akin. Ang pagsisisi daw ay nasa bandang huli. Ikaw ba marami ka pang pinagsisisihan sa buhay mo na nagawa mo o mga hindi mo nagawa? Marami akong pinagsisihan kasi bakit ako nagtrabaho ng bakit ako nagkaganito? Bakit ang dami namang ibang tao diyan, bakit ako pa? Pero ikaw ba, Sarah, nagkaroon ka ba ng maligayang yung happy childhood? Naging masaya ka ba nung bata ka? Opo, nung simula nung kasama ko pang mama ko tsaka papa ko, pero simula nung nagkahiwalay sila, para nang nawalan na ako ng gana sa buhay, kaya siguro kaya eto, nagkaganito na ako. Dahil sa sobrang kahirapan ng buhay namin, tsaka sinuportahan ko din yung sarili ko, tsaka mga pamilya ko, kaya pinasok ko yung ganitong trabaho. Ano ba una mo naging trabaho, Sarah? Una, mag-waitress ka lang. Tapos, pag na-impluensyahan ka na ng barkada, hihikayatin ka nila hanggang sa naging dancer na ako. Yun, hanggang sa ganun na, hanggang sa sumasama na ako sa mga customers, ganun na. And ikaw ba, Sarah Jane, naranasan mo na bang umibig ng gusto at ibigin din ang todo-todo? Hindi naman lihim na naging bard girl ka o hindi tawag na sex worker, pero nakaranas ka rin ba ng tinatawag na tunay at wagas na pag-ibig? Naranasan ko po yan. Yun na nga, naging bunga yung anak namin na si Baby Laika. Talagang siya lang ang lalaki na minahal ko. At minahal ko at yun, dahil sa kanya, sobrang pagmamahal ko sa kanya, nung iniwan niya ako, bumalik uli ako sa dati, kaya eto na ang nangyari sa akin. Pero merong naging bunga ang pagmamahalan niyo si Baby Laika? Opo, siya na nga po. Kasi dati, nung kami, ginawa kong lahat, nagbagong buhay ako para lang sa kanya. Pero hindi ko inaasahan na yung pagsasama namin may katapusan pala. Marami pa rin mga taong hindi nakaunawa kung ano ba talaga ang sakit na AIDS. Anong ginagawa mo kapag may mga taong nanditiri sa'yo, natatakot na baka mahawa sa'yo, at uhusgan ka na na isa ka masamang babae kaya ka nagka-AIDS? Marami. Pero minsan napupuna ako yun kasi nakikita mo naman sa mukha nila. Pero minsan hindi na lang ako kumikibo pero nasasaktan ako. Minsan yung nagre-react ako, nakikipagsagutan talaga ako kasi parang ano eh, may mga yung iba, may mga pinag-aralan naman na hindi naman dapat ganyan ang itrato nila sa mga taong katulad ko. Na alam naman nila na yung sakit namin hindi basta-basta nakakahawa. Yun lang ang gusto ko, na huwag naman sana nila kaming pandidirihan dahil tao din naman kami na katulad nila na may puso at damdamin na nasasaktan din. Kapag dumating na ang takdang oras, Sarah, anong gusto mong maiwang alaala sa mga tao? Ang gusto ko lang sa kanila na sana na maging aware sila sa sakit na to, dahil yung sakit na AIDS ay nandito na sa atin
At hanggang ngayon ay wala pang lunas. Maraming bang tao ang matatakot sa sakit na ito ng AIDS pag napanood yung pelikula mo? Parang yung buhay mo. At marami ba silang iiwasan? At marami ba silang matututunan? Una, maraming matatakot. Una, sa mga magulang. Matatakot silang maghiwalay. Dahil yung nangyari, kasi bago sana sila maghiwalay yung i-ano muna nila, sa alang-alang muna nila yung mga anak nila. Tapos, magandang aral din para sa mga kabataan. Tsaka sa mga naging katulad ko rin na sana makakapagbigay din ng aral sa kanila. Sana maingatan nila yung sarili nila. Hindi mo bang sabihin sa mga televiewers natin na huwag kanilang tularan? Para po sa mga nanonood, no, na huwag niyo na po akong tularan. Tama na yung ako lang. Ayoko nang mangyari pa sa inyo.